diba? Sarap dito sa Davao. Ito yung gusto ko sa Davao. Ibig ko sabihin, ito yung kakaiba sa Davao, no? Sa Maynila, yun, nagsususpend na ng klase. Yung DepEd, gawa nung hindi pang karaniwang init yung nararanasan nila doon sa lugar. Sobrang init, no? Tindi. Kakadulot agad ng heat stroke. Kaya ang ginawa nila, suspended yung klase. So, sa kabila ng malaimpyerno na klima ng Manila, dito naman sa Davao ay, yan. Blessing pa rin. Meron pa rin dito ulan. Diba? Sana all. Mas dante. Sarap pakinggan, oh. Sarap pag ganito ang klima, umuulan, tapos sarap magkape, sarap matulog. Yeah. Sarap magtago sa kumot, no? Titag ulan, umulan dito sa Davao. Tapos kapag ka naman La Niña naman, no? Lahat ng tubig sa mundo ay parang binuhos na sa Maynila, kamaynilaan. O, dito naman sa Davao, mainit. So, para siyang opposite, no? Kumbaga, kung meron man lang talagang bagay na common ang Manila tsaka Davao, it's yun yung yung mayaman. Mayaman na lungsod. Mataas ang GDP, maraming trabaho, may mga kumpanya. Diba? Sarap dito, naulan. Ang ganda dito sa Davao kasi kapag kaaraw, may trick ang araw, maaliwalas. Pero pagkagarto nga, maghahapon at hanggang gabi ay uulan. Maganda, okay lang. Okay lang na uulan pag gabi kaysa sa araw. Okay ako dun eh. So ibig sabi, kaya ito na yung rason pala na bakit masagana yung mga ani sa Davao. Kumbaga, maganda yung tubo ng mga pananim, maganda yung ani. Kasi hindi talaga nagsasuffer yung Mindanao sa El Nino, particular dito sa Davao region. Kasi nga, syempre kapag tag-init, summer, tag-tuyot yan sa ibang mga rehiyon ng Pilipinas, particular na dun sa may norte, no? Northern part of the Philippines, of Luzon. So dito sa Davao, tag-init, summer, oo, pag-araw, pero pag-gabi naman, inuulan. Kumbaga para talagang dinidiligan yung mga halaman. So, walang namamatay dito ng mga halaman dahil sa tagtuyot, gano'n, no? Droughts. Kaya, yun yung, may mga nagtatanong kasi daw po, ano ba daw ang meron sa lupa ng Mindanao, sa Davao, bakit daw napakatamis ng mga prutas dito. Example, dami kong mga pagkilala katrabaho dati, na nasa Laguna or Cavite or Batangas sa Maynila, ganun, Luzon. Siyempre, pag mapag-alam ang Davao, talagang gigil sila sa pumilo dito tsaka sa mangga. Although, masarap din naman ang mangga nila kasi meron silang mga doon dito, Indian Mingo. Pero talagang sa pumilo, gigil sila. Kahit pa anong gawin nilang tanim, pati durian, ganun din, no? Nagtatanim sila doon sa lugar nila. Iba ang bunga daw. Kanyari, kukwasan na ng seedlings from Davao tapos itatanim doon. Iba daw yung tubo, iba yung lasa, iba yung magiging resulta ng bunga. Kaya iba yung bunga nila doon sa mga prutas na pinagtatanim nila galing Davao. Iba yung lasa, hindi ganun katamis or worse, hindi talaga siya matamis, hindi masarap. Kaya plus lang choice forever sila na bibili ng pomelo from Davao, diba? No? Sarap pakinggan ang
tagas ng ulan, pagsak ng tubig sa kalupaan, napaka greeny ng mga dahon, ng mga panamin, ng mga halaman, kasi dito nga sa Davao ay kahit pa summer, kahit pa tag-init na, talagang hindi nakalimot ang ating inang kaligasan na bisbisan talaga ng tubig. So, yun. Yung iba sinasabi, pinagpala daw talaga yung Davao gawa nung madalang daanan ng bagyo. Tapos, hindi pa talaga napipinsala yung mga halaman kapag tag-init. Kapag El Nino. Mainit, oo. Pero pagka hapon hanggang gabi ay aulan or madaling araw. So yung mga pananim, tuloy pa rin yung kailang buhay. Green na green, alive na alive, colorful, at magbibigay pa rin sila ng masarap at napakatamis na bunga. Good pa rin yung harvest. Kaya nga ang Davao City ay nagsiselebrate kami dito ng Kadayawan Festival. Kasi Kadayawan means ano yan, good harvest. Kadayawan, good products, no? Ang Davao ay maganda ang produkto na napoproduce niya sa mga halaman, pagkain, frutas, at maging sa mga tao na rin, no? Locals. So, yun. Kapag sinabing Davaoinyo, di kalidad. Ay, hindi ko naman sinabi na, kumbaga, I'm not bragging to inspired. Kumbaga, ano lang, feeling ko lang talaga na kapag sinabing Davao, Davao, made in Davao, no? So, maging tao man yan or mga produkto, talagang maganda yung kalidad, quality kahit paano. So, pero hindi ko sinabing lahat, no? Pero gano'n naman talaga, di ba? Hindi naman lahat din ng harvest ay good quality ang product. So, baga, may ilan pa rin ng mga mabulok, no? Wala namang perfectong lugar. Wala namang perfectong tao. Kumbaga, sa, yan nga, sabi nga nila sa kasabihan na sa isang yung ano, yung bunga, may isa talaga dyan na buwang. Eh, pero sa Davao, interest talaga, no? Pansin ko na ang mga produkto ng Davao, sino-sino ba yung mga taga-Davao? Sabihin, although, ito, sabihin ko lang ha, may mga produkto rin kami kasi dito na pwedeng maipagmalaki, no? Na proud to be Davaoinyo. Sino ba yun? Si Banks Garcia, di ba? Erich Gonzalez, siyempre Duterte, no? Mga mag-ama. Si Sara, tsaka si, ano, si Digong. Di ba? Oh, yes, ano sila, probably Rose from Cebu yan sila ng mga magkamag-anak. Actually, lahat na halos karamihan naman talaga ng mga Cebuano. I mean, mga ano, mga nasa Davao, Mindanao. No? Is from Cebu naman talaga na nag-migrate lang sa Mindanao dati kasi nga land of promise, no? Maraming mga opportunity. Kahit yung mga Duterte family, sabi ni Tatay Digong talaga ay kaya sila napadpad sa Davao kasi nga land of promise. Mas maraming opportunity, no? Sa farming. Example, yung lulot-lula ko, dito sila nag-settle sa Mindanao, sa Davao. Nagkaroon sila ng dito. Sakahan, kasi ang lupa dati, way back mga 19-something, mga 19-forgotten, talagang andami pang mga public land. Tapos yun na nga, kumbaga, umabot sa Visayas in the Luzon, yung balitang napaganda ng ano, lupa rito sa Davao. Ang ganda ng klima, taniman, perfect talaga siya. So sa mga masisipag, kagaya ng mga Ilonggo, Ilocano, Buholano, Leteño, and mga Cebuano na masisipag sa farming, so dito sila napadpad sa Mindanao para magsaka, magsimula na kailangan panibagong buhay. O nga pala, meron akong katarungan. Itong ano, shout out sa mga Cebuano dyan na dabawin nyo na rin. Yung kumbaga ba parang ginagawang bakuran lang yung ano, or dalawa yung tahanan, Cebu and Davao. So shout out kaya by Benny Manlu. May Bini, no? So, shout out sa iyo. Maaaring ikaw yung makasagot itong katanungan ko. Diba, kapag ang mangga natin sa bangkirohan, yung napakasarap na mangga talaga, di kalidad at mura lang. Ang tawag kasi natin, diba, sa variety na yun is, ano, mangga sibo. So, yung mangga sibo na ba, yung mangga sibo ba yan, na yan, na mabibili natin sa bangkirohan ay, meron pa rin, ano, production din sa Cebu City, or sa Cebu Province. Or wala na, kung Davao na lang talaga. Siyempre, since yung kanyang ano, yung kanyang variety is nanggagaling talaga sa Cebu, yung kanyang similya, kaya tinawag siyang mangga Cebu. Pero di ba ang pinakamasarap na mangga sa buong mundo is hindi naman talaga mangga Cebu, hindi rin mangga Cebu na dito pinatubo or dito itinanim sa Davao, kundi mangga ng Guimaras.
Diba? Yun yung ano, yun yung pinakamasarap na mangga sa buong mundo. Guimaras. Tapos yung lansones naman ay kamigin. So, yun. Ito yung rason, ha? Sa mga natatanong dyan. Actually, mga Tagalog naman talaga may mga, ano yun, medyo curious talaga. Palibasa, wala silang masyadong tawag nito. Access sa Mindanao, particularly sa Davao. Wala silang masyadong... Kumbaga, pag meron silang pera, parang mas pinipili kasi nila na magbumiyahe sa Cebu, pumuntang Palawan, Boracay, Siargao, or syempre abroad, no? So, sa Davao, hindi nila masyadong pinupuntahan ang Davao for vacation. Kaya, medyo curious sila about Davao. So, puro na sila panonood sa YouTube and balita, ganun. Doon sila nakarelay. Kaya nakatulong din itong mga ano no, mga vlogging sa lahat ng social media platforms para ma-orient din sila kahit tamaan about Davao. Kung gano'ng katotoo, ganito ganyan. Kasi nung ako yung nasa Manila way back mga 2010, 2011, for 3 years. So since napag-alaman na taga Davao ako, eh talagang lagi sila natatanong sa akin about Davao. Totoo ba yun? Ganito ko ganyan daw sa Davao. Siyempre, sabi ko naman, oo. Kaya yung iba naman na may mga fake din silang naririnig at meron din silang parang exaggerated naman na nadibigay na ako yung nagbibigay ng linaw. Na minsan oo, minsan din hindi. Hindi lahat na kailang mga naririnig ay tama at totoo or sakto. Yan lang, no? So ang ganda. Ito yung ano, na talagang ma-appreciate yung lugar ng Mindanao, lalo na sa Davao region. Eh, hindi siya gaya sa ibang lugar, sa Luzon, particular na kapag kaulan ay talagang lolonorin sila ng ulan, talagang babahain, no? Dito naman sa Davao, pagkaulan, tama lang. Tapos kapag kaiinit naman, ay hindi talaga darating sa punto na ipagbawal ng ano, isuspend na ang dipig, yung pasok, para lang makaligtas sa extra. So yan na siguro mga hagalan, ito watching. Oh, rainy days and Mondays, sobrang nakatawa, happy. Gusto ko pang ganong klima, sarap patulog.